Mga boss, eto na po yung inaabangan ninyong lahat, yung review ko dito sa ating Adadisan 3D car surround view camera. Eto siya. So naka-install na siya rito, so hindi niyo na makikita yung actual product. Makikita nyo ngayon dito sa ating monitor yung virtual image nitong ating sasakyan, tapos ito yung actual image naman na nakikita sa front camera natin. So itong front camera, mga boss, original view yan, kasi nachi-change natin ang view ng ating Adadisan 3D surround camera. Changeable ang view nyan. Ayan, sa system settings, kung gusto nyong bago-baguhin, ayan, so front, rear, left and right natin is all original view. Pero kung gusto nyong baguhin yan, let's say yung rear and front nyo is original view, then yung left natin gawin nating 3D view. Ayan, left and right natin 3D view. Ayan, so ipapakita ko muna sa inyo yung front. Kung ano yung nakikita natin sa harap, yun din yung nakikita rito sa monitor natin. So kapag nag-reverse tayo, ganun din. Ayan, so hindi natin nakikita yung rear part ng ating sasakyan. So ang ginagawa natin, tumitingin tayo sa ating rear view mirror. Pero in this case, pwede nating tignan ngayon yung ating rear camera. So ang linaw niya, guys. So maganda rin to, matesting natin sa gabi para makita natin kung maganda rin yung view niya. Tapos ito ngayon yung virtual image na tinutukoy ko. Image from left camera, right camera, rear camera and then front. Ang ginawa ng Adadisan dyan is kinombine into one view. Kaya yung 4 captured video nitong ating 4 camera is parang naging image, virtual image nga na tinatawag. Ayan, makikita nyo yung movement natin kapag gumalaw na tayo or mandar. Makikita nyo rito yung, ayan, gumagalaw din yung image. Makikita nyo, ayan, diba? So almost almost perfect yung view na nakikita natin dito. Sa reverse ganun din, ayan. Ayan. Ayos. Pag nag-left view naman tayo, right view, ayan, makikita nyo yung image na ginawa niya, yung front tapos yung side ng sasakyan, makikita natin kung may masasagi tayo sa gilid. Ang galing ng pagkakagawa nito. Kitang-kita natin yung side kung meron bang closer ko lang muna yung camera natin. Kitang-kita natin kung meron bang tao sa gilid ng sasakyan. Ayan, wala kayong makikitang tao diyan sa gilid ng sasakyan natin. And also wala ring mga hayop or anything or any obstruction na pwede nating tamaan. Siguro kay poste na hindi minsan nakikita or napapansin. Sa right, left sa view, ganun din. Kita rin natin, ang galing. 'Di ba? Ayan, so ready na tayo mag-test drive ngayon, mga boss, sa kalsada. So ang gagawin ko, ayan, inilapit ko ng konti yung aking camera stand and ready na tayo for test drive. Ayan, so atras tayo. Nakikita nyo ngayon, guys, yung ating rear view camera, then yung image natin habang tayo umaatras. So makikita natin, eh, mayroon sasakyan pala sa gilid. Ayan, kitang-kita. Ayan yung mga sasakyan. Kung masasagi natin yan, guys, makikita natin mismo sa ating camera. Ayan, so medyo lumalapit ako sa mga sasakyan. So kailangan kong bumwelta ng konti. Ayan, so yung distance na nakikita nyo dyan, guys, is hindi man siya ganun ka perfectly accurate. Pero ano yan, close enough. Masasabi kong close enough yung image na ipinapakita dyan. Kasi, ayan, kung nakikita nyo itong Tamaraw FX na to, na nasa tabi ko, siguro ang distance niyan mula rito sa ating kotse hanggang dun sa Tamaraw FX na yan is 1 meter. So tignan nyo yung image kung nasan yung Tamaraw FX. Ayan, katabing-katabi na natin. Diba? So ang galing ng pagkakagawa ng video na ito. Ayan, may dumaan pang tao. Ayan. So kuha siya yung isang tao dun sa slot na yon. Ayan, so sa right side ko may Tamaraw FX, sa left side ko naman is may Tamaraw FX ulit, white naman. So magkaibang kulay sila. So ang ganda nito. Ayos ang camera na to. So sa mga beginner sa pag drive ng sasakyan, magandang maganda to.
Tapos ang kagandahan niya, guys, kapag umatras kayo, although kita rito is yung reverse camera, dito kayo tumingin sa virtual image, madaling mag umatras, kumbaga hindi kayo makakasagi kasi nga merong image na pinapakita diyan. Ayan. Pati yung pagdaan natin sa humps, saktong-sakto dun sa mismong video. Eh mga boss, so nakikita nyo ngayon yung guhit ng kalsada. Yan yung virtual image na ginawa niya. Kumbaga nakikita natin kung masyado na tayong lumalampas sa kabilang side. Kinakain na ba natin yung counterflow side? Or nasa gitna lang tayo ng dalawang lane? Eh makikita nyo. Pati yung image nung tawag dito nung pedestrian lane, nakita nyo ninyong buo. Pati itong X, ang galing oh. Kitang-kita, buo siya na image. Yellow box pala na tinatawag. Ayan. Konting ikot lang mga boss. Konting test drive lang tayo. Ayan mga boss, so liliko tayo sa kaliwa para makita natin yung image natin habang lumiliko. Ayan. So nag-create siya ng image habang lumiliko tayo. Ayan. Galing. So kitang-kita natin yung buong kalsada sa kaliwa kung may masasagi tayo. Ayan. So once na bumitaw na yung ating turn signal, babalik na yung camera natin sa front view. Mga boss, nakikita nyo kung gaano ka liit ang eskinita na to, tapos may mga nakaparada pa sa gilid. Susubukan nating pasukin ang eskinita na yan sa tulong nitong parking assistant na to. Balik ko lang siya sa ating camera stand. Ayan. So kailangan ko makita yung gutter kung tatamaan ko yung gutter. Ayun yung gutter, kitang kita sa image. Ayan. Tama na ako sa gutter. Okay. Oops, bitawan. Ayan, ang galing nung nakikreate niya na image guys. Makikita natin yung left part nung sasakyan, right and left part nung sasakyan ko, may matatamaan ako. So naka-parking na tayo ngayon. Tapos hindi lang po para sa driving assistant ang Adadison 3D surround view na ito. Nakakapag-record din ito. Ayan, papakita ko sa inyo yung mga recorded videos niya. Browse videos lang. Ayan. So disregard nyo na lang guys yung kanyang date and time kasi hindi ko pa siya nasiset ng maayos. Ayan. So ito yung mga time na tayo ay nagte-test drive. Ayan, tingnan natin kung yan ngayon. Ayan, makikita nyo. Ito yung time kanina na papasok tayo doon sa eskinita na napakasikip.
So kung meron mga incident or accident sa kalsada na kailangan nyo makuha na ng footage, ayan, nakapagre-record siya. So meron itong built-in na 16 GB storage. Kaya malaki-laking storage yon, enough para makapag-record ng ilang hours ng travel ninyo. Bukod doon mga boss, meron pa siyang isang napakagandang feature. Yun yung tinatawag natin na defense. O yung kapag iniwan natin ang ating sasakyan sa parking area or wherever places na iiwan yung inyong sasakyan, pwede nating iset yung defense nitong ating sasakyan. Tapos, kahit na nakapatay ang ating engine, nakapatay ang ating ignition switch, magpe-play iyan ng video, magre-record yan ng video. So yan, makikita nyo sa driving records. Record switch is on. Vibration level. So may kanya-kanyang level yan. 1, 2, and 3. So isinet ko siya sa 3, yung pinaka-sensitive. And then defense time, nakalagay no defense. So kung iiwan nyo ang sasakyan nyo, let's say iiwan nyo siya for about 24 hours. Iset nyo ng 24 hours. So by the time na iwan natin ang ating sasakyan, 24 hours siyang magre-record. Okay. So ang gagawin ko lang ngayon, iset ko lang muna siya for 1 hour lang, for this tutorial only. Ayan. So yun na siya. Ayan na yung defense. And then ang gagawin ko ngayon mga boss, turn off na natin yung ating ignition switch, turn off na natin yung ating engine. Then iwan natin ngayon yung ating sasakyan. Ayan. Labas tayo. Then ilock natin yung ating sasakyan. Ayan. So ngayon ang gagawin ko mga boss, intentionally susubukan kong pasukan itong ating kotse. Ayan, so, syempre, ang gagawin natin, try natin buksan yung pinto, tapos medyo kakalampagin natin yung kotse. Ayan, buksan natin yung mga pinto. Ayan. And then, dito sa likod, ganun din. Ayan. So, all sides ng pinto. Tapos, punta tayo ngayon dito sa harap. Try natin. Kalampagin. Ayan. Tingnan natin kung ano yung nakuhang image dito sa ating kotse. Ayan yung time guys na nagbi-video ako sa labas. Ayan, makikita nyo. Ayun ako sa left side. Tapos tatry kong buksan dyan yung mga pinto, diba? Ayan. So kahit nakapatay na yung ating ignition switch, nagre-record yung ating mga camera. Once na-set natin yung defense, pupunta rin ako sa likod. Ayan, sa likod. Pumunta ako, tapos doon sa right side naman. Medyo hindi kita, nag-glare yung ating picture. Tapos pumunta ako sa harap, ayun. Yun yung time na nagbi-video ko kanina, diba? Yan yung eksaktong ginawa ko. Mga interested po na bumili nitong Adadison 3D Surround View Car Parking Assist na to mga boss, ilalagay ko po yung product link doon sa description box sa baba, and also ilalagay ko rin siya sa pinned comments para kayo na mismo yung mag-visit sa website nila para malaman nyo rin kung magkano yung price nito. Bago lang ang product na to guys, alam ko meron silang introductory price ngayon, limited lang yung stock kasi napakalaki ng price na diniscount nila for this introductory product na ito. Rating na ibibigay ko sa product na to, considering yung kanyang mga features, tapos yung price niya compare, kasi nag-research na rin ako ng mga ibang product na may gantong klase, so kino-compare ko yung price niya. So yung introductory price niya guys, parang siya yung pinakamura pa na nakita ko. So humabol kayo dun sa introductory price hanggat meron pang stock, sayang. Tapos ang bibigay ko sa kanya na
rating since hindi ko pa nasusubukan yung tibay nito kung gaano itatagal. Pero kahit na hindi ko nasusubukan yung kanyang tibay, ibibigay ko pa rin sa kanya ang rating na 9 out of 10 mga boss. Talagang nagustuhan ko ang product na to. So sa mga gustong makasubok at makita kung gaano kaganda ang product na to, subukan niyo po. Maraming salamat po sa inyong panonood. At kita-kita po tayo sa susunod ko pa mga product review.